Pagsapit ng pananghalian, dagsana ang mga tao sa kainang ito sa Quezon City. Sa dami ng bumibili, matyaga naghihintay ang mga suki na makaupo at makakain. Maliit man ang pwesto, huwag ismulin dahil ang kita ng kainang ito, umaabot lang naman sa 100,000 piso kada buwan. At eto pa, hindi ito chismis. Ang may-ari ng kainang ito, ang komedyanteng si Mo Sang. Napapanood si Mo Sang o Maria Alilia Baguio sa Totoong Buhay sa longest-running family sitcom sa GMA, ang Pepito Manaloto. Isa siya sa mga kasambahay ni na Pepito at Elsa. Ayaw mo pang umamin eh. Tumatanda ka na. Tignan mo nga, ang dami mo ng puting buhok. Sumasakit yung balakang mo. Susunod dyan, malamo na mata mo. Pero ang hindi alam ng marami, may isa pang role na ginagampanan si Mo Sang sa Totoong Buhay, ang pagiging negosyante. Ang aking business ay isang karinderya. Actually, kainan siya. So, mostly, alam nyo na, pagkarinderya, punta, pagkain ng masa. Ang tinitinda ko dito ay yung tinatawag naming gudbod. Actually, it's a rice toppings na iba-iba. Pwede mo, pwede kang malagay ng kung anong gusto mong topping sa ibabaw. Pero sa amin mainly is yung maskara ng baboy. Tapos pwede mong lagyan ng tusino, pwede mong lagyan ng maling, pwede mong lagyan ng hotdog, pwede mong lagyan ng tapa. Kung anong gusto mong itoppings, bahala ka. Klase ng fried rice na nagsimula sa probinsya ng Rizal ang budbod. Galing ito sa salitang binudburan dahil sa mga toppings na ibinubudbod sa kanin. Itong budbod ay na-discover ko mga way back 2011 pa. Nung tinayo ko itong tindahan, nung mga 2009 something, wala pa kami talagang signature dish. So, dito sa Bago Bantay, pag nilakad mo ang buong Bago Bantay, marami dito ang karinderya eh. Nung nagsimula ako, talagang suntok sa buwan, sabi ko, ay, ang daming titinda ng ulam. Kaya naman mula nang madiskubre ang budbod, sa loob ng 12 taon ay ito na ang naging bida sa kainan ni Mo Sang. Bata pa lang daw ay pinangarap na ni Mo Sang ang magkaroon ng sarili niyang kainan. Ang nanay ko sa Antonio Rivera, may sarili kaming karinderya nung araw. Ang haba-haba nung karinderya namin, ang kumakain doon mga jeepney driver. Yun ang kinalakihan ko. Talagang mahilig ka sa pagkain. Eh siyempre sabi ko sa sarili ko, paglaki ko maggaganyan, gusto ko rin ang paggusto ko ng business, pagkain din. Kasi sabi niya sa akin, kung gagawa ka ng business, yung hilig mo, yung alam mo sa sarili mo na confident ka, na aprobado mo na ito kaya ko itong gawin. Kasi I cook also. At kahit pa nga madalas ay busy sa taping, sinisiguro niya na nababantayan pa rin niya ang negosyo. Kaya iba nagugulat sila, ay, ikaw pala may-ari niyan. People is asking me, bakit hindi Mo Sang nilagay mo? Bakit yung anak mo? Sabi ko, ayokong nahihiya ako. Sabi ko, wag yung pangalan ko. Sabi ko, iba naman to. Ito kasi eventually para sa anak ko. Ay! Ayan no! Ayan no! Ito po ang utangan ko ng puhunan ko ngayon. Mga kaibigan, ang maring susan ko. Okay. Salamat naman, dinalaw mo ko. Oo naman! Eh kasi naman, hindi mo sinabi na yung negosyo kang ganito, di ba? Ano ka ba? Okay lang yun. Ano ba? So, napakasipag na rakitistang katulad mo. Lahat tayo maghahanap ng trabaho. Ano ka ba? Ilang taon na ba? Masa? Magpo-40. Ito naman talaga nagbigay ng kayamanan kay Mo Sang eh. Yung mag-artista, happy lang na yun. Hindi, dahil sa pag-artista ko, tayo ko to. Ay, yun, di ba? Oo. You know, it's the other way around. Oo. Curious na rin ako matikman tong budbod na to. Dahil ang dami yung pila dito, plakbat. Ako, nininervious ako. Mas kumikita pa itong kainan eh. Ito sa iba mga pinipilahan eh. O, oh, ito, try ho natin ito, bod-bod dito si Mo Sang. Pagkatapos na lang mamutang tayo dito. So, pag dumating ako dito na wala pang naka-ready, gaano katagal ako maghintay? About 15 to 20 minutes. Order po, please. Kasi nga ho, ang daming bumibili dito, kaya talagang kailangan. Ano ang tinig bukas? Oh, 11. At tama, lunch time. Kaya pala naman nakapila. Dahil ang daging mong order, tagal nung order natin, magkalamansi muna tayo. Ang daming umu-order, ang hirap pa kapag kumpetensya dito. Ito na ang pinakahihintay ko.
Parang nandaki yung mata ko. Ano nga, overload? Sa wakas, eto na talaga. Kain na na. Yan. Nervous ako. Totoo ba? Malutong ba? Malasa? Ang sarap! Ang lasa po. Grabe, lasang-lasa ko yung maskara ng baboy na malasa-malasa. Yung kanyang fried rice. Alam mo ako order dito kahit nga hindi ako maglagay nito eh. Yung mga topping. O, oh, kanin na. Pero dahil para mas gusto mo pa, lagyan mo ng mga ganyan. Ang sarap! Thank you! Okay. Nako, kanin is life talaga. O siya, kwentuhan muna kami ni Mosang. Habi nagkukwento si Mosang, sabi ko, oo nga. Nakaupang kumain. Sa lakas ng kainan ni Mosang, nakakaubos daw sila ng isang sako ng bigas at 2 dosena ng tray ng itlog sa isang araw. Mayroon na rin 10 tauhan ang kainan ni Mosang. Ang sabi mo na, ang malinis sa isang buwan ito, kaya ng 100,000. At saka, one of the best things that, na nagawa nito, marami na paaral ito. Isa sa mga napagtapos ng kainan ni Mosang, si Jumel. Nag-work ako dito since 2017 po, bago pa lang po ako mag-seniorize. Gawa po noon, nakagraduate po ako ng food service management. At nako, eto po mga kapuso, hindi ko pala lalampasin ng pagkakataong ito. Ano ito eh, once in a blue moon eh. Na makaka-eksena si Mosang! Ay, Mosang! Ayan! Mag-internalize muna tayo dahil ang gaganapin ko, ano pa nga ba kundi ang classic role ni Mosang, ang pagiging isang Marites. Pero may twist, dahil walang speaking lines, mata-mata acting at facial expression lang ang galawan. Okay, 3, 2, 1, action! Nakita mo ba? Ay naku, sinabi ko, ang kapal ng buka nung umuwi pa. Ayan na. Ay naku, huwag kang magtulong. Mama, matches is tayo. Talaga ba? Diyos ko, grabe naman yan. Eto nga. Ako! Dumi. Yan! Siyempre sa isang katulad ko na matagal na sa industriya ng pag-arte, lagi ko iniisip anong fallback ko, what if hindi na ako maka-arte, and then iniisip ko rin, sabi ko parang, I have relatives na walang work. So, syempre, para makatulong din naman at the same time. Tsaka ako, para sa sarili ko, in times na hindi ko nakakayanin, meron akong natitirang business na pwede akong kumita pa. Sa pag-aartista, kailangan mabilis kang mag-memorize ng mga bagay-bagay, marunong kang makisama sa tao. Ganon din sa pagtitinda. Sa pag-aartista, pareho rin eh. Kailangan mo ng disiplina, kailangan mo ng commitment. Sa pagtatayo ng business, kailangan mo ng, disiplina din. Disiplina in terms of paghawak ng pera, huwag kang bulagsak. Kung kumita ka, huwag mong ubusin, magtabi ka. Madalas niya tayong pinapatawa sa telebisyon at pelikula, pero seryoso pala siya pagdating sa negosyo. Mosang, how to be you po?